Hey, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Christelle and Benedict Partnership. Right up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Sana lahat po tayo very happy, very healthy, and very safe po. I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa sa ating kapwa. And lagi po maging positive sa salita at sa gawa. Para bumalik po sa atin, positive din and good karma, okay? So, ang tarot card reading pa natin for today ay para naman po sa tambalang Christelle Fulgar and Benedict Kua. Okay, so ang first deck of cards para po kay Miss Christelle. Okay. Yan ang second deck para naman po kay Benedict. Okay. So, ready? And first cards. Nine of Wands and Three of Pentacles. And si Christelle, okay, maring merong collaboration, merong or merong teamwork sila ni Benedict. Okay, or maring ito yung kanyang craftsmanship or creativity or ang artistry, okay, sa kanyang passion. Yun. Si Benedict, ayan, mukhang protective, guarded, or defensive, okay, or nasa snub mode muna or nambablock ng mga tao siguro or nambablock ng messages, ayaw mo nang paka-istorbo, okay, dahil siguro naka-focus dun sa kanyang goal. Alright, next. Oh, parehong cards, Three of Swords, ayan. Okay, parehong hurting, parehong may heartbreak, parehong may loss, parehong may anxiety siguro, or parehong depressed, or frustrated, okay? Or maaring may nagkasakit siguro, or may hospital, maaaring ding may na-surgery, or naoperahan sa family or relatives siguro. Okay? Ayan. Nagsusumigaw ang puso, ang damdamin, malungkot. Okay? Merong mapait. Next. Okay. Nine of Pentacles and Four of Pentacles. Oh, ayan naman si ano, si Christelle. O, diba? Kung nakabangon man siya ulit, iyan siya, very independent. And kayang-kayang abutin ang kanyang mga pangarap kahit mag-isa. Okay? Or ito ang kanyang mga solo pleasures or, diba, ang kanyang financial stability. Ayan. Si Benedict, ayan, kailangan mo nang magtipid-tipid siguro for now. Maring nagtitipid sa kaperahan or nagtitipid sa kanyang puso or sa kanyang damdamin, emotions or feelings. Okay, holding back muna. Yun, next. King of Swords and Justice card. Ayan, ang Justice card ni Christelle. Ayan, ang kanyang win-win situations. Kung meron man siyang disputes or arguments ngayon, ayan, mananalo daw siya, makukuha niya ang hustisya, okay? Or ito yung kanyang good or bad karma. Alright? Si Benedict, ayan, ang kanyang pagiging matalino, ang pagiging strategic din, and straightforward sa kanyang mga salita, sa kanyang decisions, okay? Ayan, pareho silang nakahawak ng swords. Okay, parehong on guard, parehong defensive. Ayun, parehong may ipinaglalaban. Alright, yeah, next. Yan, Eight of Swords and Knight of Cups. Oh, yan, si Christelle. Feeling stuck, feeling restricted. O yan, diba? Parang hindi makawala. So, yan nga siguro yung kanyang worry, ang kanyang depression, na walang kalayaan. Alright.
si Benedict, ayan, o ang kanyang proposal siguro, or maaring siya ang Prince Charming. Okay, maaring siya yung Prince Charming ni Crystal, or maaring meron siyang proposal kanino, maaring sa iba. Okay, next. Oh yeah, the Lovers and the Sun. Okay, oh, Lovers card ni Crystal. Okay, ang romance, ang deep love, partnership, relationship. Si Benedict naman, yan ang kanyang yes card, si wish fulfillment card din. Okay, happiness, success. Oh, nagbibigay liwanag sa relationship, sa partnership. Ano ba talaga? Okay, so maaring siya, ayan, ang nag-offer kay Crystal ng cup na yan, cup of love. Alright, next. Page of Cups and Seven of Cups. So ayan, si Crystal nagde-daydream, nangangarap. Marami tuloy choices, hindi makapamili. Ayan o, namimili siya. Alright, nalilito. Si Benedict, ayan, ang kanyang new love, mariding new obsession, mariding bagong trabaho. Okay, at mukhang meron siyang offer para kay Crystal. Okay, ayan. So, siguro nga yung offer ni Benedict, isa dyan sa mga choices ni Crystal. Okay? Next. Knight of Wands and Justice card. Oh, yan. Si Crystal. Di ba? Very confident, enjoying, masaya lang sa kanyang passion, sa kanyang trabaho, sa career, whatever. Yun. Si Benedict naman, o di ba, may justice card din. Ayan, ang kanyang hostisya, ang kanyang good and bad karma, kanyang win-win situations. Okay? Ayun. So, last cards na po. Para kay na Crystal and Benedict. Okay? Four of Swords and Queen of Swords. So, ayan si Crystal. Ang palaban na queen, laging handa, o di ba? Ginagamit ang utak, ang talino, para sa kanyang strategies. Okay? Ayun. At mukhang may travel plans. Nakatingin sa malayo. Samantalang si Benedict, ayan, kailangan siguro mo nang mag-withdraw, mag-rest, o di ba? Matulog, magpahinga. Maganda rin yun para makapag-recover. O, diba? Silent mode muna siya. Samantalang si Crystal, o, diba? Palaban. Yun. So, first card ni Crystal, ang collaboration or teamwork or ang kanyang creativity. Last card, ayan. Ang pagiging handa and very honest. Very self-sufficient. Okay, ang kanyang obstacles. Ito. Ang heartbreak, ang loss, ang worries, okay. Ito, ang feeling trapped or restricted, na walang kalayaan. At ito, ang marami masyadong choices na hindi siya makapamili. Okay, si Benedict, first card, ayan, ang pagiging defensive and so guarded. Last card, ayan, ang pag-withdraw or ang pagiging silent muna. Okay, ang kanyang obstacles, ito din. Kung nambablock man siya ng mga tao or ng messages, okay? At ito, ang hurting inside, or ang kanyang loss, heartbreak, depression, ganun. Mara din ito, yan, na naghihigpit sa kanyang damdamin or sa kanyang feelings. And ito, yan, na kailangang maging silent muna or mag-withdraw, mag-retreat.
Alright, so yun po yung tarot card reading nila Christelle and Benedict. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.